Posible nga bang umabot sa super typhoon category ang bagyong Agon habang nasa dagat na sakop po ng ating bayan? Para sa update, magbabalita lang live sa ating ang ating pong weather mobile journal, walang iba kundi si Francis Orso. Francis, ano ang update? Dumi itong bagyong binabantayan natin na may pangalang Agon at nasa typhoon category na nga ay nasa 100 kilometers silangan ng Kasiguran, Aurora. So sa ngayon, nasa katubigan po ang mata o sentro ng bagyo. Taglay pa rin ito ang lakas ng hangin malapit sa sentro na 140 kilometers per hour at pagbugsong umaabot sa 170 kilometers per hour. Nananatiling nakataas din ang signal number 2 sa southeastern portion ng Isabela at northern portion ng Aurora at ang signal number 1 naman sa ilang bahagi yan ng Isabela at natitirang bahagi din ng Quirino pati na sa may Quezon Province. Jovi? Francis, iba-iba yung mga narinig ko mga soundbite mula sa mga na man on the street natin. May iba sinasabi, malakas yung hangin kaysa sa ulan. Tapos yung ulan, isa ibang parte naman, malakas yung ulan, tapos malakas yung, ay, tapos mahina yung hangin. Ano? So ano ba talaga yung base sa iyong monitoring na sinasabi ng PAGASA na talagang dulot nitong si Agon? Jovi, sa mga nakalipas kasi na araw, mula nung Biyernes nang tumama ito sa kalupaan ng ating bansa, sinasabi ng PAGASA base din sa mga nakalap na datos ay malakas yung mga ibinuhos na ulan nitong bagyong Agon. Kung ikukumpara naman natin sa taglay nitong hangin, pero sa ngayon dahil nga nasa katubigan na ito ng Kasiguran, Aurora at nasa Philippine Sea, humuhugot ito ngayon ng mas malalakas pang hangin. Kaya umaabot na rin siya sa typhoon category at inaasahan natin habang binabaybay niya yung northeastward or palabas ng Philippine Area of Responsibility, mas lalo pang lumalakas yung hangin at pagbugso na meron dito sa bagyong Agon. Jovi. Francis, no, ilang beses natin sinasabi din sa mga programa natin na we welcome yung mga ulan, ano, pero sana yung ulan ay mapunta doon sa mga areas kung saan kailangan natin na magkaroon ng tubig yung mga dam natin. So, na-achieve ba ito kahit na nakapaminsala itong Agon sa ibang mga parte? Ano, meron ba siyang nadaanan ng mga lugar kung saan na naging beneficial para doon sa mga dam natin? Jovi, dahil nga nagkaroon ng epekto din, direktang epekto itong bagyong Agon dito sa may Central Luzon, kung saan nandoon din yung Angat Dam na nasa Bulacan area. Sinasabi ng Hydrometeorological Division ng PAGASA, nagkaroon ng tulong din itong pag-uulan sa pag-angat ng elevation ng Angat Dam. Actually, nitong weekend, nasa 178.80 meters yung current o yung naging elevation niya. Pero kaninang umaga lang, base sa latest na data from PAGASA, nasa 179.79 meters na. So, sabi ng PAGASA na sa halos isang metro yung nadagdag dito sa buong Angat watershed dahil nga sa epekto ng mga pag-ulan bunsod nitong bagyong Agon. Jovi. Okay, ito si Agon ay una sa sinasabi string of ano, no, mga weather system na pwedeng dumaan sa ating bansa or par, Francis. Ano. So meron na bang nakikita, not that we're praying na merong agad kasunod, pero meron na bang nakikita ang PAGASA na in the horizon na pwedeng dumaan sa atin? Sa ngayon, Jovi, itong bagyong Agon ay ito pa yung sinasabi ng PAGASA pinakahuling bagyo ngayong Mayo, pero inaasahan natin pagpasok ng June ay nasa isa o hanggang dalawang bagyo yung pwedeng mabuo at makaapekto sa ating bansa at sa loob ng Philippine Area of Responsibility. But aside from Typhoon Agon, nakakaapekto din itong dalawa pang weather system sa atin, which is yung southwesterly wind flow kung saan hinahatak naman ito at pinalalakas ng bagyong Agon at nakakaapekto sa western Visayas at western Luzon. So particularly sa may Panay Island, sa may Palawan at dito din sa ilang bahagi ng western Luzon, particularly sa may sa Calabar Zone. And at the same time, nakakaapekto din itong mga localized thunderstorms sa ibang bahagi naman ng Visayas at Mindanao. Kaya tuloy-tuloy din yung mga pag-uulan sa ibang bahagi ng ating bansa kahit lumalabas or lumalayo na yung bagyo dito sa atin. Ano yung natitinig mo, Francis, mula sa mga nakakausap mo sa PAGASA? Kung matutuloy ba yung sinasabi nila na posibilidad na by this weekend mag-re-raise sila na yung tag na tayo ay nasa, officially nasa tag-ulan na at yung anything ba about La Nina? Kung pag-uusapan natin yung tag-ulan, Jovi, based kasi sa forecast ng PAGASA, nakikita natin from June 1 to June 15 yung maaring pag-uumpisa ng tag-ulan season or yung southwest monsoon or habagat season. Pero dito naman sa La Nina, nananatiling nasa 60% yung probability or chances na pwedeng mag-umpisa yung La Nina. And itong bagyo na to, hindi pa natin masasabi na epekto pa ito ng La Nina kasi nasa unang stage pa lang tayo ng mga pag-uulan at ng unang bagyo.
Pero inaasahan nga natin by July, August, September, sinasabi din ng PAGASA na tataas pa yung probability or chance ng pagkakaroon ng La Niña by 69%. Kaya asahan talaga natin na ito sa mga susunod na buwan ay magkakaroon pa ng mga tuloy-tuloy na pag-ulan at mga bagyo, Jovi. Okay, maraming salamat, Mobile Journal, Francis Orso.